Ngayong hapon ay maulan-ulan, nagkikrib na naman ako ng Angel's Burger. So, chinek ko muna kung malakas ba yung ulan sa labas dahil gusto kong magpapalengke. So, ayan. At pang wala naman ha. Kaya, ayun, napag-isip-isip ko na magpapalengke na kami ng Bebo My Love Sweetie Pie ko. So, ayan. Sabi ko, ay, may chicks yata yun ha. Masasampal ako ng bebo ko. So, ayan. Dahil wala naman ng ulan, na-check ko na yung kalangitan at labas ng bahay. Kaya, tinatawag ko na yung bebo, my love ko. Ayan, tinawag ko na siya dyan. Ano, ang pogi ng bebo ko. Dahil alis na kami, syempre ilak ko yung bahay. Ayan. Lalabas na kami. Check. Check ko yung court kung may naglalako. Wala naman. So, ayan. Ay. Umaambun-ambun pa, kala ko wala na. Ayan, tumawag ako dyan ng tricycle. Darna yung sinigaw ko dyan. Darna ka! Tagal-tagal na kasi nila lumapit. Diyos ko, ang tatamad. Nandun sila, nakatambay lang. Siyempre, maulan. Baka masuntok ako. So, ayun, sumigaw ako dyan na. Darna! Biro lang. Tricycle talaga yung sinigaw ko dyan. So, habang nag-aantay tayo, Ayan, wala pang lumalapit. Pero ayan, sa awa ng Diyos, nakasakay na kami. At ayan. O, diba ang bilis pa ang kabahing sinakyan namin. Meow. Nadaanan namin yung school namin. Ay, school ko lang pala. Ayan, elementary ng Pagiruan. Ayan, dito kasi ako nag-high school eh, sa Pagiruan. Florida Blanca. Ayan, baka alam nyo lang. Ayan, at ayan. Ayan, yung school ko dati. Diyan ako nag-grade 10. Ayan, Pagiruan. Ang gagaling ng mga teacher dyan. So, ayan. Ayan, papalengke na kami siya. Ayan, diri-diri. Sabi, pang kabayo ah. Ang gaganda ng bahay dito sa Florida. Ayan, Jusko, buti naman nagmamadali kami dito sa video. Ayan, sa palengke na kami. At sa awa ng Diyos, may pamasahe kami, pero wala kaming pera pang bili. Ayan, kaya ayun, may nakita agad ako na pwede pag cash out ng pera. Ayan, sabi ko kay Bebo, mag-cash out muna siya. Dahil wala kaming pang biling burger, ayan. Cash out na kami. Lakad. Ayan, kilala ko dito ni ate. Ayan, naka-holding hands pa nga. So, ayan, magka-cash out na yung Bebo My Loves Go. Ayan, naka-cash out na kami. Ayan. So, pupunta na muna kami sa aming tina-target. Pero mamaya pa kami bibili ng Angel's Burger. Nag-crib kami ng ginataang tulingan, kaya pupunta kami sa lumang palengke. Bagong palengke. Kasi yung dinaanan namin, yung lumang palengke. So, pupunta kami dun sa bagong palengke. Dalawa kasi yung palengke dito sa Florida. Merong luma, merong bago. So, ayun, padaan kami dito sa Jollibee. Wala lang pang pambili. Siyempre, tingin-tingin na lang kami. Jollibee. Mamaya na. Mamaya na kami babalik siya. Pag may sawa yung pera namin. Pero pag wala, edi wala. Ayan, tingin-tingin lang muna kami. Lakad. Oo. Ang dami kumakain ah. Buti tumila na yung ulan. Diyos ko, basang-basa kami. Siguro ko, wala kaming payo. So ayan, napadaan kami dito sa street food area. Tuwing hapon nagbibenta dito sa Florida ng mga ulam, street foods. Ayan, hanggang gabi sila dyan, hanggang 10 p.m. So pwede kayo dito mag-gala-gala sa Florida pag gusto ninyo. Kahit umulan bumagyo dito, Diyos ko, ang sisipag ng mga tao dito. So ayan, nandito na kami sa bagong palengke. Ayan, hahanap na kami ng tulingan. At ayan, palpak yung punta namin. Basa na kami sa ulan. Wala pa kami mahanap na tulingan. My God. So ayan, uuwi na kami. Iikot lang muna kami dito sa palengke. Ayan, at ano ba yan? Puro burak pa yung daanan namin. So ayan, dumaan kami dahan-dahan. Baka matalisod kami dyan at maligo sa putik. Ayan,
So, dumaan kami dito sa school ng grade 11 and 12 sa palengke. Ayan yung school. Well, sa baba niyan, mga stall ng tinda, mga tindahan, ganyan. Tapos sa baba yung school ng 11 and 12. Ay, ang ganda. Ay, nakakulong yung buko nila. Takot na takot man ako, ha. Ayan, ayan. Lakad, 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 lakad. Ayan. Pabalik na kami dun sa lumang palengke. Ayan, dadaan ulit kami dito. Ayan, ayan ang paninda nila. So, ayan, malapit na kami sa lumang palengke. Lakad, 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 lakad. Tawid. Lakad, 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 lakad. Lumakad, 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 lumakad. Ayan, papasok na kami. Tingin-tingin, tig, 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 tig. Aha, oh. Oh, diba? Oh, nandito na kami. Ayan na, ayan na, ayan na. Baboy. Baboy, baboy. Nagkahanap kami ng tulingan, so wala kaming makita dito. Kaya napag-isip-isip na namin ng bebo ko na ginata ang tilapia na talaga yung lulutuin namin. Makakamuka pa kami. So, ayan. Naghanap kami ng magandang tilapia. Ayan. Ikot-ikot. Ikot-ikot. Ayan. At may nakita kami dito. Ngunit parang, ha? Hindi naman maganda. At saka, mahal. Kaya sige, hanap-hanap kami. Ayan. Tingnan-tingnan namin. Lakad-lakad-lakad. Ayan. Nagtanong ako dyan kung magkano. Sabi niya 140 yung kilo. So, napag-isip-isip namin dito na baka may bibili. Kasi parang fresh talaga yung tilapia niya dyan. As in, gumagalaw-galaw pa. Sa iba, hindi na. Kaso mahal nga lang 140 sa kanya. Sa iba, 100 lang. So, ayan, tingin-tingin kami. At, ayun, hindi kami bumili sa kanya. Dito kami kay ate. Bumili kami isang kilo. 100 lang yung kilo. Tapos, pinalinis na namin. Baka hindi na kami maglinis sa bahay, diba? Ayan. At ayan, bumili kami ng sangkap. Siyempre, kamatis. Sibuyas, ayan, asin, talong, dalawa lang yung talong, ayan, tapos, ano pa ba yung kulang? Sabi ko, magkano yung pechay? Sabi niya, 10. O, edi, bili ako dalawa, masaw ko yung pechay dyan. Ayan, bumili ako, dalawa lang. Hindi naman ako kambing, pakadamihin ko yung bibilihin kong pechay, diba? So, ayan. Sabi ko, okay na ba yan? Sili, wala akong sili. So, bibili akong sili malamang. Masarap sa ginatang tilapia yung sili. Ayan, tsaka luya. O, ayan. Magkano yan? Te, bilangin mo, te. O, ayan. Palabas na kami, naghanap kayo ng buko. So, suddenly, nakita namin, may misa pala. So, syempre, pakapagalitan kami ni Lord. Sabi namin, pasok muna tayo sa simbahan. Tingnan-tingnan muna natin si Lord tsaka yung pari doon nagbimisa. Makinig muna tayo kahit ilang minuto lang. So ayan, papasok na kami sa simbahan. Ayan. Yung simbahan na yan pala, yan yung simbahan sa bayan ng Florida Blanca. Tsaka sa likod siya ng Saap. Saap yung St. Augustine Academy of Pampanga kanan. School siya, private school. So ayan, papasok na kami dyan. Para naman magka-plus sa langit, di ba? Ayan. Lakad. Ayan. Diyos ko, nakakapagod pala mag-voice over dito sa vlog. Ano ba yan? So, ayan kami. Oh. Ayan yung simbahan. Ang ganda, diba? So, ayan. Papasok na kami. Tinatawag na kami ni Lord. Magsimba daw muna kami. Ayan. Tingnan mo na namin dyan sa loob. Ayan, papasok na kami. Oh, di ba? Ang ganda ng simbahan. Ang linis. Oh, ayan na. Hello, Lord. Oh. Dito kami, Lord. Ah. Magdasal kami ng ilang minuto. Ayan. Makinig-kinig muna tayo sa pare. Ayan. Itutour ko kayo dyan sa simbahan. Oh, di ba? Ang ganda. Hi, Lord. Ang pogi ni Lord, oh. Ayan. Oh, ang ganda, oh. Oh.
Yung si Father. Nakalimutan ko yung pangalan ni Father, pero ang galing niyang pare, as in. So, ayan, tapos na kami doon. Tapos na kami makinig ng misa ng ilang minuto. So, dahil naman madali naman kami, baka mabulok yung tilapia namin, di ba? So, ayan, lalabas na kami. Alis na kayo. Hahanapin muna namin yung Angel's Burger. Gutom na kami. Wala pa kaming merienda. Ayan, bye-bye. Babalik kami dyan ulit tuwing Linggo. O, ayan, tatawid na kami. Pupunta na kami sa Angel's Burger. Burger. Lakad. At ayun, natatanaw ko na nga ang Angel's Burger. Yan yung school na sa app. Ayan. Ayun, Angel's Burger. Ayan. So, tabay muna kami. Baka masagasaan kami kaka-video ko. So, ayan na siya. Bumili yung bebo ko. O, tinitingnan-tingnan niya, o. Hing, umiti yan. Ayan, tinitingnan niya talaga. Ayan, hindi ka ba si kuya? O, yung laway mo dyan, kuya. Biro lang. Inaantok na si kuya hapon na kasi. Ayan. O, si Manong, o. Nag-aantay. Kami kasi yung nakaunang umupo. So, ayan, pa-uwi na kami. Dito yung sakayan sa lumang palengke. Ayan. Ayan yung terminal dun sa barangay namin. So, sasakay na muna kami. Ayan, pa-uwi na kami. Malapit na kami sa bahay. Bing-bing. O, diba, pang kabayo. Ang bilis ng tricycle. Diyos ko, o. Joke lang. Naka-speed lang yan. O, ayan. Ayan, malapit na malapit na kami sa bahay. Ayan. Ayan na. O, yung mga konsihal, o. Ayan na, lapit na kami. Ay, nakakahingal pala mag-voice over. Diyos ko. Oh my God. At ayan na nga kami sa bahay. Bingo. Kanino naman tricycle to? Diyos ko, ginawang parking area yung harap ng bahay. Harap ng gate pala. So, ayan, nandito na ako sa kusina. Siyempre, magugas ako ng kamay bago maggalawgaw ng mga lulutuin ko. Ayan, hinugasan ko muna yung tilapia. Hugasan na mabuti yan kasi malansay yan pang bunganga ng kapitbahay nyo. Ayan, diba, o. Oh. Ayan, hugasan na mabuti. Ayan. Ayan, dapat. Hugasan talaga pa kamawala yung lansan yan. As in, ayokong kumain ng tilapia pero masarap talaga siya pag ginataan. So, hinugasan ko na mabuti dyan. Ayan. Petcha. Yan yung magagamitin natin sa sangkap. Talong, luya, sibuyas, bawang, kamatis. Yan, o. Oh. Sangkalan kung galing pang Europe, charot. Tsaka yung ano ko dyan, kuchilo ko dyan, ang gold galing Egypt. Ayan, so kiniwa ko na yung talong, tinanggal ko din yung mga may uod-uod. Siyempre, baka mabuhay pa sa tiyan natin yan. Ayan, pagkatapos hiwain yung talong, siyempre hiniwa ko sa dalawa yung petchay, yung tangkay. Siyempre, iuuna natin yan kasi matagal maluto yan. Tapos yung dahon niya, sa huli na yan, di ba? Pag maluluto na yung tilapia. So ayan, babog natin sa tubig. Kukuha tayo. Ayan, hugasan. Dapat isa-isahin talaga yung dahon ng petchay kasi minsan talaga may nasasamang mga uod sa niluluto. Kaya ganyan ako maghugas. Ayan, so hiwain na natin yung ating kamatis. Ayan. Diba, ang bilis ko dyan humiwa. O, Master Chef. Ano ko dyan. So, pagkatapos natin hiwain, set aside natin. Ayan, luya naman. Kaliskisin natin yan. Kaliskisin natin yung balat. Siya may mga lupa-lupa yan, diba? O, linisin natin. Ayan. Hala, sige. Ayan, yung sili na naman. Hiwain lang natin sa dalawa para hindi masyadong maanghang. Tapos, ayan, sibuyas. Ayan, hugasan natin bago hiwain. Kasi, minsan, pag hindi natin hinugasan yung sibuyas, kaya tayo naaano sa mata, diba? Umiiyak tayo. Kaya, yan yung ginagawa ko, hinugasan bago hiwain. Ayan, tapos hiwain natin yung sibuyas. Siyempre, yung bawang. Ayan, hampasin mo. Napakanggalit na galit ka katulad ng galit mo sa ex mo. Charot. Ayan, so paminta, tanggalan natin ng, ano ba yan tawag dyan? Stapler. Ayan, baka malunok natin. Ayan, yung gagamitin natin. Ayan. Oh, kawali.
ilagay na natin, yung tilapia natin, sibuyas, sili, bawang, kamatis, luya. Ayan, tapos, pag nagpapakasulong tayo magluto, ganyan lang, kasimple. Ayan, o sa anako, o betchin, o ginisa mix, lagay natin yan. Asin, o tansya-tansya sa asin, ayan. Huwag na natin i-measure, magaling tayo magluto mga Pinoy. Ayan, yung suka na walang laman, iubos ko na yan dyan, para mawala yung lansa, o ayan. And then, dahil tapos na ako maglagay ng mga ano dyan, ay, nakalimutan ko, ayan, may ano pa pala. At dahil hindi ko mabuksan yung mantika na yan, kinutsilyo ko na yan, ang sakit sa koko, ayan. Free cholesterol yan, ha. Oh, spring. Baka naman spring. Charot. Ayan, kasi natin halaglag yung madami. Makasahibihin nyo sa laula ako. Ayan, so, ilalagay na natin yung ano pala doon, sa taas. Talong tsaka ano, yung tangkay ng peche. Kasi matigas naman sila, so, parang sabay lang sila maluto ng tilapia tsaka yung ano na yung tangkay ng peche at talong. Kaya, isabay na natin. Yung dahon, huwag na natin ilagay yan mamaya yan. Ayan, ilagay muna natin, ayusin natin. Para sabay-sabay sila maluto. Siyempre, yung ginagawa ko dito pag nagluluto ako, ayan, huwag muna natin ilagay yan, ha, yung dahon, mamaya pa yan. Yung ginagawa ko pag nagluto ako ng ginatang tilapia, ayan, tubig muna yung nilalagay ko. Hinuhuli ko na yung gata para, alam mo yung creamy siya. Hindi nawawala yung creamy na, yung pagiging creamy ng gata. Kasi pag sinabay mo siya, yung, ayan, pag bago mo palang ilagay, as in, nawawala yung pagiging creamy ng gata. Kaya ginagawa ko, nilagyan ko muna ng konting tubig, tsaka yung panghuli na yung gata. Ayan, tapos ko nalagyan ng tubig, isa lang na natin yan. Ayan, takpan na natin, sindihan yung kalan. Tapos antayin natin maluto siya ng mga about 10 minutes. 10 minutes lang yan. Tapos pag malambot yung mga gulay, lagay na natin yung gata dyan. Ayan, so after 10 minutes, syempre tinignan natin, di ba? Kung luto na ba yung gulay. So nakita ko namang okay-okay na. Hindi naman siya ganun kalata. Hindi naman ano. Kaya, ayan, i-push-push natin. Katulad ng pag-push sa'yo ng ex mo na lumayo sa kanya. Charot. Naalala siya. Joke lang ha. Biro lang, baka magalit kayo sa akin. So, ayan, tinikman ko. Okay naman yung lasa kahit wala pang gata. Kaya, ayan. Sabi ko, okay na yan. Tama na yan. Mamaya pa naman yung gata. Malasa na siya. Kaya, ayan. Ayan. O. Oh. O, oh, diba? Koko mama. Nilagay ko na kasi wala na yung tubig dyan. Naubusan na pala ng tubig. Baka masunog. So, nilagay ko na yung gata. Para pag naluto siya, goods na, ilalagay ko na yung dahon ng pechay. Oh. Koko mama, baka naman. Dalhan mo ako dito ng isang karton ng koko mama. Mahilig ako sa gata. So ayan, pagkatapos natin ilagay yung gata, syempre i-push-push natin yan para yung gata umabot dun sa ilalim ng niluluto natin para masarap mamaya yung kain natin. Ayan, push. Ayan, push lang ng push hanggang mapagod kayo kaka-push, diba? Oh, ayan. So okay na, takpan ko na ulit. Babalikan ko yan after 5 minutes kung tuyo na yung gata. Kung konti na lang pala yung ano niya, konti na lang yung sabaw niya. Ay, sabaw ba yan or sauce? Basta ganyan. So ayan, tinikman ko, okay na. Nilalagay ko na yung dahon ng petchay. Last na yan eh. So pagkalagay natin dyan ng dahon ng petchay, push natin para maano ng init yung dahon, di ba? Ayan, tapos tikman natin kung masarap na yung luto natin. Ang sarap niya. Siyempre, bubuhati natin yung sarili natin. Tayo nagluto eh. O, diba? Goods na yan. So, ayan. Push. O, sorry. Takpan na natin. Tapos, patayin na natin yung apoy, siyempre. Kasi mabilis na naman maluto yan sa init yung dahon ng petchay. Ayan. So, napatay na natin. Mag-plating na tayo. Ayan. So, ayan na. Oh. Ayan. Pati lumang kanin nyo dyan, mauubos yan. Oh.